Alright, good day to you everyone. Welcome to our classroom. Our subject is history of architecture in the Philippines. And our topic for today is about the vegan house in Northern Luzon in Ilocos region. Okay, so Ilocos province is the place where this vegan house originated. The vegan house is Spanish style house, which is sturdier look and stronger construction compared to our Bahay Kubo. Frugality, solidity, durability, and no-nonsense practicality. Frugal means thrifty. It is one of the Ilocano character, being thrifty or frugal. Sa Filipino term, tinatawag yan na ang pagtitipid or ang pagkukuripot, being frugal. But frugal is more smarter than thrifty. Pre-colonial features of this vegan house is made from lightweight materials, airy and easy to clean, vulnerable to typhoons and fire. Bahay Kubo. And the locals learned the construction of this Spanish style, how to quarry, prepare the stones, and make bricks. It is a fire resistant. Hindi madaling masunog, fire resistant ang vegan house dahil gumagamit ito ng mga semento at ng bricks. Tinatawag din ito na bahay na bato na nag-describe ng Filipino values and customs. Kasi bahay na bato means resilient, matigas, matatag. And resilient architecture is what is the origin of what we call now the green architecture. Kasi dapat ang architecture ay resilient, lumalaban dapat sa kalamidad, bumabangon tulad ng Pilipino. After earthquake, typhoons, ay bumabangon kaagad. Hindi nawawala ng pag-asa dahil sa malakas na paniniwala sa Diyos. Yan ang isang karakter ng Filipino, being a religious person. So tingnan natin ang mga features ng vegan house. Itong walls niya, kung nakita nyo, it is made of bricks. Tapos may finishing siya na semento. Very European yung dating niya. Hindi siya talagang Filipino architecture, pero minsan ay na-relate ito sa early Filipino architecture. Kung tingnan niyo dito, this is Romanesque style yung arc. Ay meron siyang keystone sa gitna, itong dekorasyon. So kung Roman architecture ito ang origin, this means that this is Western architecture originated from Greece or Rome. Dito naman makita natin sa loob, sa second floor ito ng vegan house, ay mayroon siyang touch of Philippine architecture. Kasi gumagamit na siya ng mga kahoy. Tapos yung mga upuan niya made of kahoy. Yung bintana is made of tinatawag na yung mother of pearl. Ano bang klaseng shell ang mother of pearl? Yun ang tinatawag sa ating Filipino term na tipay. Yung tipay, yun ang parang clamshell. Pero yun ang nag-produce na klase na clamshell ng mga perlas. Ang tipay ay, yan ay makintab ang kanyang shell at malapad. Kaya yan ang ginagamit sa mga window na ito na tinatawag na mother of pearl window. Ayan. Ito ay mahalin tulad na rin natin sa green architecture kasi ang bintana ay ano siya, transparent.
pag araw, daytime, ay pumapasok ang katamtaman na light sa loob. At hindi mainit kasi ang tipay, yung shell na yan, mother of pearl na shell, ay translucent siya. Parang perlas nga, di ba? Kung ang perlas tatamaan ng light, ay inaabsorb niya ang light, tapos nirelease niya yung kunting light. So, translucent siya. Yung light ay tumatagos sa kanya, ngunit naglilimit siya ng kanyang ilabas. Meaning, ang papasok sa bahay ay hindi mainit kasi hindi 100% na sun ray or sun radiation yung pumapasok dahil sa mother of all pearl, yung tipay na shell na ginagamit dito sa window. So, ito ang isa pinakamaganda na karakter ng vegan house. Even yung Antillian house, gumagamit din ng ganito. Kaya pumapasok ang light noon na libre lang sa mga bahay na bato na ganito. Okay, kung tingnan natin ang kanyang window, sliding window ang kanyang style. Maganda na kasi sliding window. Capiz shell pala ang tawag doon sa Luzon. Dahil ito ay nakikita sa Capiz. Pero dito sa Mindanao, tinatawag ito na tipay, yung mother of all pearls na shell. Ang vegan house ay high pitch roof. Kung makita nyo, made up of clay tiles. Ang clay tiles naman, yan na ngayon ang pinag-aralan na mass production para sa roof materials. Kung paano gawing magaan ang clay roof. Kasi yung nagawa nila ay hindi clay, kundi design lang ng clay roof. Pero ito'y galvanized iron pa rin, mainit pa rin. Tapos merong nag-experiment nito na plastic clay. Pero maganda talaga yung ganito. Terracotta, yung galing talaga sa clay, sa lupa. Kasi nag-absorb lang yan ng init at hindi tatagos ang init doon sa loob ng bahay. Kaya ang vegan house, yan ay napakagandang bahay na titirhan. Kaya ang mga buhay ng tao noon ay mahaba, umaabot ng 100,000 years. Make that 100 years old, naging centennial man ang mga lulo natin. Kasi yung mga bahay noon, ganito, green architecture na siya. Hindi na kailangan ng aircon, malamig na siya kasi clay ang roof. Tapos yung bintana, ito yung capiz shell or tipay. Kung makita nyo, mayroon siyang beranda, yung gumagamit siya ng baluster or balustrade, ganito. Sa itaas naman na banda ng bintana, makikita ang mga decorative motif na kung tingnan natin, that is Romanesque. May pagka-Roman architecture pa rin siya. Gumagamit siya ng Corinthian design. Makita niyo ang kapital dito. Ito'y pilaster. Meaning, hindi talaga ito posti. Dekorasyon lang siya sa labas. Pilaster ang tawag diyan. So, this is existing heritage vegan house in Ilocos. Built in 1820s, imagine, napakatagal na. Around 200 years old, but still, tumatayo pa rin siya. Meaning to say, matibay ang mga materialis noon. Pinipili kasi yung kahoy na ginagamit dyan ay super hardwood na klase ng mga kahoy. Mga nara yan, redwood, sandalwood, algum tree. Ganyan, sa kapanahonan ng Biblia, yan din ang ginagamit ni King Solomon sa pagtayo ng kanyang palasyo doon sa Israel. At ayon sa bagong mga scholar sa Biblia, yung ginagamit daw ni King Solomon na algum tree or nara tree ay galing daw sa Pilipinas at Indonesia. Kaya mayaman ang Pilipinas, ang ating archipelago, kasama na yung mga Indonesia, Malaysia. Yan ay mga kapitbahay natin noon at tinagurian na ito ang land of fear na pinupuntahan ni King Solomon noon para kumuha ng mga algum tree
tinatawag na Nara tree at kumukuha na din siya ng mga ginto dito sa tinatawag na Ophir, which is Indonesia, Malaysia, including Philippines. So tingnan natin in live scenario, ganito ka-colorful ang vegan house. Maganda siya. Kung tingnan naman natin ang kanyang furniture, ano talaga, Pilipino. Kung tingnan, ito yung ating nakikita sa kapanahonan ng ating mga lula. Mga sahig na tablado, makintab, binubunutan, nilalampaso, may floor wax. Ganito din ang bahay ni Jose Rizal noon. Si Jose Rizal ay nabilong sa mga mayaman na angkan na pamilya. At ito ang bahay nila noon ay ganito, yung vegan house style, ganyan. Kung tingnan nyo yung kanyang bed, king size na siya, tapos very European. Ang Antillian house ay kasama naman ito sa tradition of vegan house. Ito yung pangalawa na style ng bahay na bato or yung tinatawag na Spanish style house in the Philippines, but earlier period. Okay, at para mag-retain sa inyong mga memory, ang itsura ng vegan house na ito ay meron akong mga pictures na ipapakita dito about the vegan house. At palaging tandaan ang design niya, kasi in our next topic ay may topic tayo na Antillian house. Yun ay parang merong reflection ng vegan house. Kaya para ma-differentiate niyo ang dalawa, dapat ay tandaan ang kanilang mga architectural styles and forms. Okay guys, at sa dulo ng video na ito ay meron akong ibibigay na homework sa inyo. Ito ay ang drawing ng vegan house perspective in pen and ink, meaning huwag niyong kulayan. Sign pen or tech pen lang ang gamitin sa pagdrawing ng perspective. At gawan niyo na rin ng floor plan, ground floor to second floor, ang vegan house at ang elevation, meaning tatlo ang i-drawing niyo, tatlong piece of bond paper. Alright, so ito ang gawin nyo guys. Ang gawin nyo ay sa isang piece of bond paper ay gawa kayo ng perspective ng vegan house. Ano ba ang itsura ng perspective ng vegan house? Pwedeng freehand lang yan. Pwede rin gamitan ng equipments or drawing tools. So example lang to. So ito ang gawin sa isang bond paper. Sa pangalawang bond paper ay, so itong first problem, draw the perspective. Ayan, hirap magsulat sa mouse. So perspective. Ayan. Ang second problem is draw the floor plan. Yung plan, floor plan. First story, first and second story. So alam niyo naman siguro ang paggawa ng floor plan, di ba? Ano ba ang nasa loob ng vegan house? Yan ang i-drawing sa floor plan. Yung plano niya. Okay. So, ang third bond paper, ito sa pangatlong bond paper, ay ang elevation naman. Okay, so ano bang gawin? After sa pag-drawing, ay i-compile lang yan sa brown envelope. Palagi. Kukuliktahin natin yan sa finals, para sa final grade. At may exam tayo pala pagkatapos ng topic na ito. That is midterm exam. So elevation plan ang pangatlo guys. So meaning to say there are three. Tatlong bond paper ang gawin sa drawing nyo. Okay, so see you on our next topic.